Hello there, guys! Welcome to Crafty Grandma. Ito pong nagdaang mga araw, naging controversial na naman ang usapang poverty porn and charity vlogging. Kung sa bagay, pagmula po nung pinag-usapan ang issue ito sa social media, marami po ang na-educate as to what is poverty porn at ano ang kanyang kinalaman sa charity vlogging. Sumusubaybay ako sa mga vlogs ni Kuya Val. Ngunit yung dalawang videos niya, itong huli, ay hindi po kinuna ng video yung kanyang mga subject na recipient ng kanyang charity. Dito po ay magre-react lang po ako ng konti. Yung unang video ay kasama niya si Bobby TV 143. Sila po ay pumunta sa isang senior citizen na ganun din po is somewhere in Daib. Ang pangalawa naman, meron siyang kasamang tatlong vloggers. Meron siyang kasamang tatlong YouTubers din na kamukha niya. Pinuntahan nila ang isang nagngangalang Christine. Ito po muna tayo sa unang video na aking nabanggit. Dahil nga po hindi niya kinuna ng video, parang medyo mahirap po yata matandaan yung mga detalye na kanyang kinukwento habang ini-interview niya yung subject. Kaya nga po pati pangalan ni nanay ay hindi ko po talaga matandaan. Doon sa unang video, kung saan kasama niya si Bobby TV, hindi nila pinakita si nanay. Kaya habang nagkukwento si Kuya Val, ini-interview niya yung matanda, eh parang gumagana din yung aking imagination as to how the situation really looks like. Kaya lang po napakahirap pala ng sistema nito dahil maaaring hindi accurate yung nakikita. Dinidescribe niya si nanay na napakapayat po, pati yung kanyang mga anak na tila daw ilang araw na silang hindi nakakakain. Si nanay ay may bukol pa sa likod at may sugat. At ito daw ay sati ng kanyang pagkakahulog sa truck. Yung mga anak ni nanay ay tila 6 ba yun o 10 ay pare-pareho pong mga payat na payat. At yun nga po parang tila ilang araw na po silang hindi nakakakain. Kaya nga lang mahirap yung ganito na parang ini-imagine mo lang yung sitwasyon. Ini-imagine mo yung kanilang tirahan na diba-diba, walang siyang, at napakalunos-lunos daw ng kanilang sitwasyon. Ganito nila isinalarawan ang sitwasyon ni nanay at ng kanyang pamilya. Dahil si nanay ay wala namang asawa na. Either namatay, hindi ko na nga po matandaan, namatay ba yung sinabi niya o sila iniwan. Kaya mag-isa niyang binibit-bit niya yun ng kanyang mga anak. Na 6 ba yun o 10? 2 po sa anak ni nanay ay may sakit. Actually, yung isa ay medyo matindi ang kalagayan dahil sa brain daw po ang diferensya. So, imagine na lang natin yung kanilang sitwasyon dahil this time, hindi naman sila kinuna ng video. Naisip ko lang po yung mga sponsors ni Kuya Val. Papayag kaya silang bibigay ng tulong kung hindi naman nila nakikita yung kanilang tinutulungan? Mangyari po kasi iba po ang simpatya ng tao kapag nakikita mo yung actual na sitwasyon kesa yung ikinukwento lang sa iyo. Siguro ang kailangan lamang po ay you just have to ask for the permit of the persons concerned bago mo ito i-upload sa social media. Kasi katulad lang po ng mga network, ganito din po ang kanilang ginagawa. Kaya lang yun ay hayagang pinapayagan ng kanilang kinukunan dahil ilalabas ito sa mainstream media. Wala po akong nakikitang pagkakaiba. All you need is just a permission of the person na ito ay iyong i-upload at makikita siya in public. Ang may papayo ko lang din siguro ay hindi ba magandang humingi na lang sila ng legal advice from somebody na eksperto sa batas para alam nila yung mga boundaries kung kailan sila
kailan sila, when they are going against the law, or alin ba ang permissible at alin ba yung medyo overboard na. Hindi po pa ganun. Para alam natin po hanggang saan yung hangganan ng ating mga videos, hanggang saan lang yung ating pwedeng kunan. Pag-usapan naman natin ang video ni Christine. Ang tingin ko, pakiwari ko kay Christine, ay parang wala namang masyadong issue sa kanya. Walang may sakit sa kanyang mga anak, except na ang pagkakaalam ko dito ay humingi siya ng tulong kay Kuya Val upang makaiwas sa kanyang kasalukuyang hanap buhay na medyo hindi po kaaya-aya, lalo na sa mga katulad niyang may pamilya na. Malipat sa kanilang bahay na kailangan ng kaunting repair, eh, hanap buhay po ang kanyang kailangan. Kuya Val, alam ko wala kang intensyon na makapanakit ng damdamin. Kaya lang po, sana dahan-dahan naman po tayo sa pagtawag kay Christine ng babaeng mababa ang lipad. Lalo na po kung ito ay sinasabi natin ng harap-harapan. Pwede naman nating sabihin na babaeng nalihis ng landas o babaeng nagkamali. Ngayon po ay gusto na niyang ituwid. Kaya sana po eh, bagamat nagpapakita siya ng kagalakan na siya ay tinutulungan, pero hindi po natin alam kung ano ang sa kanyang saloobin. Maaaring siya ay nasasaktan din dahil parang nayuyurakan yung kanyang dangal ng sobra-sobra. Yun lang po naman sa akin. Alam po, wala kayong intensyon na manakit ng damdamin. Kaya lang eh, paulit-ulit lang na nababanggit yun na ang kanyang hanap buhay ay isa siyang mababang, isang babaeng mababa ang lipad. At yung patungkol po sa kanyang suot, maganda siguro kung sabihin na lang yun ang hindi po naririnig ng publiko. Kuya Val, ako po ay isang nagahangap ninyo. Sinusubaybayan ko halos lahat ng iyong mga videos. At panalangin ko na magtagumpay nawa ang iyong alika ay makatulong. Natutuwa din ako sa pagbuo niyo ng isang asosasyon ng mga bloggers, charity bloggers. Naway pagpalain kayo ng Diyos sa inyong dakilang hangarin. Maraming salamat po sa inyong lahat. That's it guys. Maraming salamat po sa inyong muling panonood. Don't forget to like, share, and subscribe. God bless everyone. Bye.